sabi ko, Ate Gili, no? Ang una dyan na hindi mapakali ang kaaway, no? Satanas ay hindi mapakali sa atin, sa ano na to, sa gawain na ito ng Diyos na ngayon nga po ay binigay po sa atin, no? Or na sa atin ay pinagkatiwala. So, ganun pa man ay ano man ang maging ano, ay magtutuloy po tayo sa harap ng Diyos sa gawain ito na sa atin po ay pinagkatiwala ng Panginoon. So, buksan po natin ang atin pong mga Biblia sa Zechariah. Diyan po tayo dinala ng Diyos sa bukong Zechariah. Okay, so ang Panginoon ang maitaas at patuloy na mapapurihan sa mensaheng ito. Ang, siya po ang mangaral po. Okay? So, Zechariah chapter 2, verse 1 to 13, we will read it responsibly. Amen. Apo, yan. Are you there? Amen. Okay, kung nandiyan na po tayo, Zechariah chapter 2, verse 1, I lifted up mine eyes again, and look, and behold, a man with a measuring line in his hand. And behold, the angel that took with me went forth, and another angel went out to meet him. For I saith the Lord, will be unto her wall of fire round about, and will be the glory and the midst of her. Deliver thyself, O Zion, that dwellest with the daughter of Babylon. For, behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to their servant, and ye shall know that the Lord of hosts hath sent me. And many nations shall be joined to the Lord in the day, and shall be made my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall be with thee, and the Lord shall be with thee, and the Lord shall be with thee. Sabay-sabay po tayo. Be silent, O all flesh, before the Lord, for he is raised up out of his holy habitation. Let us pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, ngayon pong umaga, salamat muli, Panginoon, sa pangunan niyo po. Salamat po na muli, pinahintulot niyo po kami po na makapag-ipon upang kayo mapurihan at itaas. At sa iyo, Panginoon, ay maglingkod ng patuloy, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, ay patuloy kami na nabubuhay, sa nasusupply sa lahat ng aming pangangailangan. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang magsalita. Just hit me, Lord, behind you and be the one who will preach the word. Father God in heaven, this very morning, once again, Lord, kayo po lamang ang maitaas. Lord, sawatayin ni Panginoon ang sino man na mga gawa ng kaaway, Panginoon. O anumang mga gawa ng kaaway na maaaring sa amin ay magpatigil, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at ngayon pong umaga dito, sa'yo po lang namin inaamlit ang kapurihan at salamat sa ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Amen po. Amen po sa salita. At once again, ito po ay pangangaral ng salita ng Diyos. Siya po ang magbibigay sa atin ng aral, ng katuruan upang maintindihan po natin ang ilang mga bagay na ipapaunawa po ng kanyang salita ng Panginoon sa umagang ito. So once again, ibinigay ng Panginoon, mga kapatid, ang araw na ito upang siya ay itaas at patuloy mapurihan whatever the situation is, whatever the crisis is or pandemic. God is always, kumbaga, the world is always is in control ng Panginoon, ng Holy Spirit. Siya po ang may lalang, siya po ang nagpahintulot,
Siya po ang, alam niyo po mga kapatid, siya po ang lahat. So that's why, anuman ang nangyayari sa mundo, ay alam ng Diyos. No matter what. Alam ng Diyos yan. Ha? Kaya may pandemic, wala ang tao na mamatay. Yun ba? Dahil kaya napipigil? Eh kahit wala namang COVID, mamamatay din ang tao eh. Yun po ba? Oh. So ano ang iniingatan? Mag-ingat ang isang tao kung wala sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mas matakot ka sa parehas na pumapatay ng kaluluwa at ng laman. Ang mahirap dyan kung mapunta ng impyerno, hindi kinakita ng COVID, hindi napunta ng impyerno eh. Eh mas malupit pa sa COVID yun eh. Kasi walang hanggang paghihirap, pagdurusa ang aabuti ng mga tao pag wala sa Panginoon. That's why the people needs the Lord. Amen. Itong mga tao ito, kailangan ng Diyos para maintindihan nila kung anong ginagawa nila. Kaya lang sa atin mismo na nasa Diyos, hindi natin maintindihan kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Amen? O, ito katotohanan eh. Alam niyo mga kapatid, iba ang gawa ng Diyos sa gawa ng tao. Iba ang gusto ng Diyos sa gusto ng tao. Ang gusto ng Diyos iba. At kung meron man ang gusto ng Diyos, ang dapat masunod. Ang dapat papapurihan. Ang dapat maitaas. Amen po ba? Ito, nasimbang ito sa biyaya ng Panginoon. Inabot na mula pala 2020 na napumasok ang pandemic, nagpapatuloy ang ano, may live streaming, mayroon nag-tripod, pero walang inano ng COVID. Pero sila nandoon na COVID. Naglalakad lang. Amen. Nasabay lang nila, dadalawa lang sila, isa lang, na COVID pa. Yes. Oh. We are very, very clear that this church is the true church of God and protected of the Lord. Amen. Hindi niya pa kayo tulutan na may mapahamak dito. Amen. Na may makapita na COVID ano man sa atin. Amen. Now, kung may mamamatay mo sa atin, normal lang yun. Upunin na ng Panginoon. Sino lang gusto umuwi? Amen. Natural. Hindi naman. Hindi. Mauna man ako sa inyo. Susunod din naman kayo sa atin eh. Yung mauna ka man, susunod din naman ako sa iyo. Amen. Amen. Kaya huwag kayong matakot. Fear not. 365 times sinabi ng Panginoon. Sa Biblia, sinabi ng Panginoon na huwag kang matakot. Araw-araw sinasabihan ka na huwag matakot. Bagos, paalalahanin natin ang mga tao ito. Sila ang dapat matakot kung hindi sila sa Panginoon. Sapagkat, kung mamamatay sila, hindi lang kamatayan sa laman, kundi kamatayan o walang hanggang kamatayan sa impyerno. Amen. Ha? Walang hanggang pagdurusa, walang hanggang kadiliman, walang hanggang kahirapan, walang hanggang pagtangis sa impyerno. Mga minamahal, ang title po ng message, yung nasabi, ang title po ng message po natin ngayon, The Measuring Line of the Believers. The Measuring Line of the Believers. Sabi po sa verse 1 and 2, sabi niya, I lifted up mine eyes again, and look, behold, a man with a measuring line or measuring line in his hand. Then said, I, whither thou goest, or whither goest thou? And he said unto me, the measure, or to measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. Huh? The length thereof. Yun po yung inano, pinapakita dyan. Pagbaba pa, bibaba na dyan. But doon tayo pumukos. Ang members po natin ay 1 and 2. Behold, sabi niya, a man with a measuring line in his hand. Meron siyang hawak na metros. Diba? Nung tinanong, sinabi, whither thou goest? Hanggang pupunta? And he said, unto me to measure Jerusalem. You know what this Jerusalem is? Ang Jerusalem na sinasabi po nito mga kapatid ay simbahan. Inaalintulad po sa isang simbahan. Ha? Sa isang gawain na katulad na ito. Ano daw? Ano daw gagawin? To measure Jerusalem para makita daw ang alin. To see what is the breadth thereof and what is the length thereof.
para makita kung anong lapad nito, anong haba nito. Yan. Nasa mathematics tayo? O nasa science? Kasama science dito. Purihin ang Panginoon. Yan po ang suma, ano yan? Now, pupukos tayo dyan. Look, tignan po natin. Tignan po natin po ang ano nito. What is measurement is? Pakita, papasukin natin. Measurements is the act of, sabi niya ito, is the act of, ano ito? Determining a target size, length, weight, capacity, or other aspect. Ano raw? Ang ano ng measurement? Nangangailangan ng measurement? Ano raw? Para ma-determine, sabi na, size, length, weight, capacity, or other aspect. And marami pang iba. Okay? Ngayon, inaano po natin dito na kung saan mga tao o sagot ng mga tanong ng mga tao sa measurement. Measurement means compared to fixed standard value. Tama? And we need that. Alam natin na kailangan natin yun. Kung alam mo na kailangan natin yan na mayroon tayong tinatawag na standard value. Depend upon to everyone of us. Ano ba yung fixed value mo o standard value mo? May value ka? Kagabi nagsalita ako. Huwag kang magsulit, huwag kang magano dito. Kasi paulit-ulit na lang tayo. Bawal lang yung ano dito. Sando. Kasi nga magpa-practice ka tayo, nagsando ka pa rin, paulit-ulit na lang. Bingi ka ba? Ha? Mayroon tayong fixed standard value na dapat na malagot. Tinapan natin na maging quality tayong Kristiyano, maging quality simbahan, tama po ba? Yun nga yun. Kaya dapat pag nagpa-practice ka, wala nang maingay, wala nang kukusap-usap, wala nang kakanya-kanya ka doon sa cellphone. Ha? Pag sinabing upo ng kalahati, kalahating upo. Tama? Pag sinabing mag-vocalization na tayo, mag-vocalization na tayo. Yung iba yung makapulo. Nahihiyang mag- Ha? Mga kapatid, ang tawag salitang measurement is discipline. That's why there is measure. Kung wala kang disiplina sa mga libo, walang pwede sa'yo ang measurement. Ha? Irregular yun eh. O hindi siya, hindi tatama. Amen po ba? Mga kapatid, ang simbahan ito, kahit maliit, gusto ng Panginoon ay maging quality simbahan. Maging pagdating sa paglilingkod, talagang high standard. Ha? Hindi ang pipitsugin. Maliit nila, pipitsugin ka pa. Ano mo ba yun? Parang nandiyan, yan, wala ka na ang pinag-aralan, talagang masyado kitang-kitang wala kang pinag-aralan. Oh. Kapag wala kang pinag-aralan, makita na sa'yo na, mas, kaya nasa sabi nyo ba, pagpira ito. Parang itong walang pinag-aralan, parang siya pang may pinag-aralan. Yung mga walang pinag-aralan. Oh, Luke Ancinado, di ba? Natapos ng lawyer, abogado, doktor, kung ano-ano pa. Nakatapos ng political science dahil sa politics. Pero pagdating doon, parang mga batang pasit na walang mga alam. Oh. Kita nyo? Samantala mayroon din nakatapos, ikaral, pero maayos. Ha? Kita nyo po? Mga kapatid, measurement means discipline. That's why ang measurement po is, sabi niya, the act of determining the target size, length, weight, capacity, or other aspect. Yung mga tanong ng tao, yung measurement is compared to a standard or fixed standard value. Tama? Kaya may sukat. Kapag sinukat mo, kapag sunak-sukat mong ano, hindi siya nagtama, siguradong maluwang yun. Hindi siya fit, ha? Kapag hindi siya fitted, hindi siya pwede. Okay? Kapag lumampas naman ang sukat mo, hindi rin pwede. Kasi hindi rin siya tatama. Kaya kailangan fitted, joint compacted together, nakafit
maayos. Okay? Na ganyan. Fitted. O, oh, hindi magalaw. Now, pag nilagyan mo ng ano yan, tapos ka na ka naman, nilagyan mo ganun lanan. So, hindi siya magiging firm. Tama? Kaya maraming Kristiyano, wala sa ayos. Kasi, hindi siya fit. Ha? Hindi siya compacted. Hindi siya sigurado. See? Bakit? Kaya nag-wavering siya eh. Hindi siya tumatama. Mga kapatid, lukin na natin. Bakit kailangan ang measurement? Bakit kailangan? Ano ba ang minimissure? Ano ba ang ano ng measurement? At bakit kailangan ito? Ang una po, mayroon pa isa na ano? Yung time, size, distance. Tama? Okay, why we need? Measurement needed? Okay? Time, size, distance, speed, ano, direction, weight, volume, temperature, force, ano pa, sound, light, energy. Lahat yan ay nangangalangan ng measurement. Tama po? Tayo rin. Kailangan ng panukat. Kailangan mayroon tayong panukat na dapat isukat sa ating pong kalagayan sa harap ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Sino ka na ngayon? Ano na ba tayo ngayon? Anong sukat mo na ba ngayon? Ang iyong pananampalataya, saan ka na ba umaabot? Ilang porsyento na ba sa percent o 100% ang pananampalataya natin? Gaano ba siya kataas? Gaano ba siya kalawak? Gaano ba siya kahaba? Yung pananampalataya yan. Until now, mga kapatid, many of us hindi pa rin makaabot sa tama. Parating pang kulang. Parating pang nandoon sa tinatawag na mga bagay na kung saan ay magpapabagsak sa kanya. Mga bagay na kung saan ito ay magbibigay sa kanya o magtitrigger sa kanya upang mas lalong mawala sa Panginoon. See? Mga kapatid, dapat po nating maintindihan po ang bagay na ito. So that's why, sinasabi po dito, okay, titignan po natin. Hindi mo basa po ako ng iba, tapos papasok tayo sa pondos. And behold the angel, sabi niya, and took with them went forth, and another angel went out to meet him. Sabi niya doon. And said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as town without walls for the multitude of men and cattle therein. For I, saith the Lord, will be unto her a wall, a fire runabout, and will be the glory and the midst of her. Hindi! Sabi nito, nakita na walang wall ang Jerusalem. We're talking about the church. Sapagkat ang Jerusalem is comparing to the church. Ang lugar ng Jerusalem, sapagkat ang Jerusalem ay lugar ng Diyos. Tama? Lalo't ang Israel ay pinili ng Diyos. Tama po ba? Okay, now, tingnan natin. Sabi ng Panginoon, siya yung wall ng Jerusalem. Kasi lumasa po nga, sabi walang wall, but sabi ng Panginoon, tingnan mo, sabi niya sa 4 muna, and said unto him, run speak to the young man, saying, sabi niya, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls. Ang sabi niya ganoon. For the multitude of men and cattle therein. Okay? Multitude of men and cattle therein. Sabi na Panginoon, for I, sapagkat ako, sinabi niya ng Lord, sabi niya, will be unto her a wall of fire round about. Si Lord mismo ang magsisilbing wall. Round about. Kita mo? Anong pinapaunawa po mga kapatid? Sabi po dyan, siya mismo, and will be glory, will be the glory and the midst of her. Ang ginagamit po nito kaya her, mga kapatid, sapagkat ang simbahan ay hindi lalaki. Ang simbahan po ay babae. Yes. Kaya her ang ginagamit, hindi his or he. Sapagkat wala naman nanganganak na lalaki. Ang nanganganak babae, tama po ba? Kaya ang simbahan ay inalintulad sa babae. Kasi nanganganak.
Kaya isang araw, ang simbahan ito, dapat may mga anak. Ah, may mga misyon kung saan-saan. Tama? That's why meron tayong Kabite, meron tayong Santo Tomas sa Lipa, meron tayong Silang. Ah, now, napag-usapan natin doon sa tinatawag na Barangay Salod at dito sa Barangay Timbao sa San Pedro, Laguna. Umuwi nga lang si Popoy at yung isa naman na pag-asa, hindi pa nagsimba. Nag-practice ka gabi, pero nagsimba ngayon. Ah, sila ang mga pasimuno ng mga timbaw-timbaw na yan. Ang labas ng timbak. Tigbak na, ata tigbak. Alam mo, tigbak sa amin, patay. Oo, tigbak na. Oo. So, ano ito? Sometimes, nakakalungkot lang, may mga offering, may mga gustong mga ganito. Pero yung mga nag-offer, sila mismo ang hindi active. Sila mismo ang hindi ready. See? Sayang ng mga offering na yan. Kung wala sa ayos. Ang tawag po niyan ay lame offering o pilantod na offering sa harap ng Diyos. When you offer, will see to it na ikaw ay nandoon, maayos ka. Tama ang ano natin, ayos sa pag-uugali sa harap ng Panginoon. Ibig po ba? Amen. Mga kapatid, dalawa lang po ang focus po natin, pero may ano po yan, sub-point, okay? Ang unang focus po natin, okay, some points to talk about, measuring line of the believers is to measure the, number one, to measure the bread of, the bread thereof. Okay? To measure the bread thereof. Bread. Ang lapat. Hello? Hindi tinapay yung lapat. Okay? Bread thereof, in terms of what? In terms of, okay, sampoy tayo. Pag sinabi pong, dito mo lang, i-explain ko mo lang na konti itong bread. Pag sinabing lapad, okay? Paunahin mo muna yung dalawa. Dalawa muna. Dito sa kanya muna yan. Layo mo sila. Okay. Pag sinabing lapad, tingnan po natin. Gaano ba sa lapad? And that's done. And yung area na yan, yung gaano kalapad yan, makikita po natin kung ano ang nandoon. Tama? Kita po natin ang sukat niya, kung gaano ba siya kalapad, kung gaano ba siya mas lalong mapapakinabang, kung ano ba ang pwedeng itanim, kung ano ba ang pwedeng ilagay, kung ano ba pwedeng ma-establish sa kung gaano kalapad, kung pinag-uusapan natin sa lupa. Ano? Oo. But now we're talking about the church. Tama? We're talking about the church. So ang sabi po diyan, measuring line of the believer is to measure the bread thereof. Okay, in terms of what? In terms of, number one, the perimeter of our, sabi ya, of our service to God. The perimeter. Okay? Yung perimeter po ng area. Yeah? Ganun mo? Gaano na ba kalapad o naaabot ang paglilingkod natin sa Panginoon? Yung service natin. When we say service, nandoon yung soul winning, Bible studies, tama? Hello? Amen po ba? Amen. When we say service, pag ikaw nagsip, katulad ito, we have service right now, tama? May service tayo ito, tapos dito ito. Then may service tayo, pupunta tayo sa Bible study sa mga bahay-bahay. Service din ang tao doon. So service natin sila. Ano gagawin? Magba-Bible study. Ano pa, Sir Bes? So, mag-ikot ka ngayon doon sa iba't ibang lugar, tama? Makatagpo ka ng mga tao, sisiron mo sila. Diba? Ginagawa po natin ang gawain ng Diyos. The question is, ano ba yung perimeter nito? Ano na ba yung naaabot? Sana ba yung naaabot natin, mga kapatid?
Alam mo, sa anong ba, sa mo ba, parati lang nasa bahay. Ha? Kung hindi man sa bahay, pupunta sa kaibigan, kung saan may birthday, doon darating, dumating sa birthday. Ha? Ah, yung iba nakaiga lang. Tutulog lang. O sa mo ba, yung iba ay nagtatrabaho and nasa, ano, thanks God doon sa mga kapatiran na nasa trabaho, na kahit nasa trabaho, ay nagsishare sila ng salita ng Diyos. Amen po? Hello? Naintindihan po mo natin? Okay. So yan po, tingnan po natin. Doon po sa ating pong, ano, verse 2 po, sa verse 2, mayroon pa yung supporting verse doon, sa Jeremiah, tingnan natin. Basahin ko muna yung Jeremiah, no? Basahin po na natin muna yung Jeremiah, chapter, yan. Okay, medyo naghuhulog, talagang gusto magpahulog, ah. Jeremiah, chapter 31, verse 39, yan. Okay, ito po yan, ah. Sundan nyo lang po ako, mga kapatid, okay? Hello, masaya po ba kayo? Amen. Hello, are we blessed? Yes. Ang gira mga sagot, parang lateless eh. Are we blessed? Yes. Yan, sumagot kayo. Tamad na tamad kayo sumagot eh. Okay, sa 39, dito po ang pagkasabi sa 39. And the measuring line shall yet go forth over against it upon the hill Garib, and shall compass about to Goa. So yan po, diniinan pa mas lalo yung verse na ginagamit po natin ngayon. But doon sa the perimeter of our service to God, punta tayo ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 11 verse 26. Okay, 2 Corinthians. Tingnan na natin, ano? Tingnan kung paano natin ito Sige, kasi yan. Yan po ibinigay ng Panginoon. Sige, tingnan natin. 2 Corinthians, nandiyan na po ba kayo? Okay. 2 Corinthians chapter 11 verse 26. Ito po. Tingnan natin kung anong pinapaabot. Sa 26, sabi niya, and journeyings often, and perils of waters, and perils of robbers, and perils of mine own countrymen, and perils by the heathen, and perils in the city, and perils in the wilderness, and perils in the sea, and perils among false brethren. Mga kapatid, bakit ito ang binigay ng Panginoon? Look, ang pinano po natin na yung in journeyings. Journey, okay? So, sa service, ano na ba yung naaabot? Saan, ano na ba yung journey natin sa paglilingkod? Tama? Yung journey sa paglilingkod. Saan na tayo nakakarating? Ano na ba ang naaabot natin? Ano ba yung na-accomplish na natin? Tama? But in journeying, joining, sa pagpapatuloy po natin ng pagpapatuloy po natin ng service sa Panginoon, there is what? May mga hindrances, may mga pagsubok. Tama po ba? Yeah. Kaya sinasabi diyan, mga kapatid, kaya sinasabi po diyan, sabi po diyan, ay, saan ba? Lumipad eh. 11, 39. Ay, 26. Kaya sinasabi diyan, sabi natin na po mga kapatid, in perils of water, in perils of robbers, in perils of mine own countrymen. Ah, sino ito mga ito? Ito mga tumutuya, di ba kapwa mo, minsan kapwa mo Kristiyano, kalaban mo. Ha? Kapwa Kristiyano, tinutuya ka. Kapwa mo mga Pilipino, ikaw ay inaadlangan. Ngayon, in perils of pandemic. Ha? Maglilingkod ka, magtitipon ka, pero may darating pipigilan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ah, kita nyo? Saan pa? Hindi lamang sa tubig, hindi lamang sa kapalyas mong Pilipino, saan pa? Sa mga magnanakaw. In perils of robbers, in perils of men on countrymen. Oh, parehas mong Pilipino, inuustahan ka, ikaw ay, pinipigilan, tinutuya. Ang masaklap yan, kapatiran mo pa, yung iba. Wala nang ang ginagawa. Wala na ang ginagawa ay ikaw ay inuustahan pa, ikaw ay tinutuya pa. Ah, ginagawa nga, puro patulog-tulog na lang. Diba? Pag may mga may gawain sa simbahan, hindi man lang tumutulong. Hindi man lang mag-abot ng ilang sintabo o ilang
Ah, sentimo para sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Ibig po ba? Yeah. Okay. Now, tingnan natin. Saba. In parents of by the hidden. Ah, saan mo mga hidden ito? Mga masama. In parents in the city. Oh, sabi in the city. Oh. Oh, anong city tayo? Taguig City. In parents in Taguig City, di ba? Okay, ano ba? In parents. Sabi ya, city. In perils in the wilderness. Okay? Ano itong wilderness ito? Pag sinabing wilderness kapatid, tagtuyot eh, di ba? O tuyo, o kaya walang mga puno. Wilderness eh, di ba? Ang lugar ng tinatawag na mga, ano lang, mga makita mo lang ay mga buhangin lang. Wala kang makita tubig, wala kang makita ano. Di ba? Ano yun sa simbahan? Tagtuyot o wala tayong, ano, wala tayong, tawag nito, hindi tayo ma-support ng tamang ano, support. Kasi kulang ba? Kulang. Ganyan. Lalo, sometimes mga kapatid, o lalo na mga mananampalataya na naturuan, ay hindi pa nagbabalik ng tama. Ng kanilang mga, ano, tithes and offerings, kanilang mga, ano, di po ba? Amen po? Yung natin pong, ano, love offering, ganon. So yan po yung ano, ano ba? In perils in the sea, sa dagat man, sa among the false brethren, at maging sa mga false brethren. Sa ngayon, naglilipa na ang mga preacher sa Facebook, sa YouTube. Ha? Marang, ang gagaling magsalita. Ang gagaling, pero hindi nila alam kung ligtas sila. Nangangaral ka ng salita ng Diyos, pero ikaw hindi mo alam, sila hindi mismo alam ang naligtas sila. Naintindihan niyo po ba? Nakakaintindihan po ba tayo? Yeah. So yan po mga kapatid. Oh, now, yan po yan to. Kailangan po natin na abaan o laparan po ang maaabot ng ating paglilingkod sa Diyos. Our service to God. Yung ating perimeter. Okay? Lawakan natin ang perimeter. Okay? Amen po ba? Amen. Ng ating paglilingkod sa Panginoon. Number two sa point. The numeral of the people shared. Okay? The numeral of the people shared. Okay? Now, tingnan natin Acts chapter 2, verse 41. Yan, amen. Mabilis lang tayo. Acts chapter 2, verse 41. Nandun na kayo? Amen. Okay, ito po ang sabi. Ito po yung kay Apostle Pablo to. Okay? Sa 41. Ang sabi po niya 41 ay, and they that glad, supportin mo na, and with many others other words, did he testify and exhort, saying, save yourself from his untoward generation. That then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Diba? So, dito po, kung paano si Apostle Pablo nung panahon na yon, amen po ba? Na nasa ministry siya at patuloy siya nagme-minister sa harap ng Panginoon, marami pong mga taong naliligtas. At nung time na yon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa mga tumanggap, nung sila po ay nagtumanggap, ang sabi po diyan, they gladly receive His word. And sabi niya, were baptized. Diretso na nakagad na nababautismuhan. And the same day, were added unto them about 3,000 souls. So ganoon po yung record yan at marami pang ibang record. Tama? Makikita tayo, masusumpungan sa Biblia. Now the question is, ano ba? Ilan na ba? Ilan na ba ang number o ilan na ba ang bilang na nadala mo sa Panginoon? Tama? Numeral of the people shared. Mayroon na ba? Mga kapatid, kung wala pa, huwag nga kayo anuhin. Kasi nung sinusukat ito, nung tinignan yung ano, susukatin, ano susukatin niya? Yung lapad. Yung mga naabot, gaano na ba karami? Tama? Yun yung susukatin eh. Yung sinasabi susukatin niya po ay simbahan. Yung Jerusalem, sabi niya to measure Jerusalem.
Hindi niyo pa ba alam na ito ang ano ng Panginoon? Jerusalem ng Panginoon, itong lugar na ito sa Pilipinas, isa ito sa Jerusalem ng Diyos na sinusukat kung ano na nga ba ang naaabot natin? Ilan na nga ba ang ano natin? Ano na ba yung journey natin sa ano sa paglilingkod? Ilan na ba ang nadadala natin sa Panginoon? Ha? Na naligtas, na nasira ng salita ng Diyos? Amen po ba? Sinusukat po yun. Yan po ay nakasama sa nakasukat. Kaya nga po, napakahalaga yung pagiging isang Kristiyano na ikaw po ay maging pakinabang. Na ikaw po ay magbunga sapagkat ang simbahan ay nakaalintulad sa babae. Sapagkat ang babae lamang po ang nagdadagdag o nanganganak. Amen? O, kailangan po nating manganak o magkaroon po tayo na magiging bunga bilang isang anak ng Diyos. Amen po ba? Hello, are you still here? Naintindihan po ba ang pag-uusap natin? Amen. Mga kapatid, ha? Okay. So, kailangan maintindihan po natin ang bagay na yan. Now, tingnan natin. Number three sa point. Diameter of the heart to souls. Ang heart po ay nasa kalagitnaan natin. Tama po. Pag may bilugan nito, may diameter. Tama po ba? Amen. Oh. Ano na ba? Anong klaseng diameter ang mayroon tayo sa puso natin pagdating sa kaluluwa? We love souls? Of course, we love God, right? If we love God, then love the souls. Hello? Are you still here, Mare? Love the soul. The question is, ano kaya yung diameter niyan? Puno ba yan ang pagmamahal sa kaluluwa? Ha? Yan ba ay may pagmamahal ba yan doon sa simbahan na kung saan siya inilagay ng Diyos? Sabi natin, we love God. Amen po ba? Do we love God? Amen. Do we love God? Amen. If we love God, then love the soul. Sabi ng Panginoon doon kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. Then feed my flock. Peter, do you love me? Yes, Lord. Ano? May kasalot ba yun? Hanggang tatlong beses, di ba ba? Pag tatlong beses, si Pedro ay nag-iba ng sagot. Nainis. Ano ka ba naman, Lord? Paulit-ulit lang. Mga kapatid, paulit-ulit hanggat hindi ka natututo. Hanggat hindi tayo natututo, hanggat hindi natin nagagawa ang pinapagawa ng Diyos, patuloy kang dadalhin sa mensahe na yun. Pero kapag ito ay nagawa mo na, may iba tayong mensahe. Sa iba na naman tayo na hindi natin maabot pa. Amen! Sapagkat nilalakaran mo na yan, mapupunta na ulit tayo doon sa hindi pa nalalakaran. Pero hanggat hindi tayo natututo sa linakaran natin yan at wala tayong natutunan at wala tayong naging bunga, pabalik-balik lang tayo. Nakita mo yung tension operating, paulit-ulit pinangangaral? Bakit? Sapagkat hindi tayo natuto, magnanakaw pa rin. Until now, magnanakaw pa rin, hindi pa rin nagbabalik ng tama ng opening. Love opening ng ating pong tinatawag na tithes. Inyan po ba? Nakita nyo, may mga bayarin tayo. Bala na si Roland. Si Ma'am Chop, brother Pajero, bala na sila. Pagka lumapit sa akin, tinitingnan ako paduling eh. Bakit ka nakatingin nila? Pastor Pajero na. O ano ngayon? O di ba kayo nandyan? Eh wala silang pambayan. Wala nag-opening, wala nagbalik ng tides. Pinaloko na. Remember kapatid, gawain ito ng Panginoon. Hindi lang si Pastor yung anak ng Diyos, anak din naman kayo ng Diyos. Amen. Hindi po ba? Pare-pares tayo lingkod ng Diyos. Tama po ba? Amen. Hello? Mente niya po? Amen. Eh bakit parang gusto niyo masulog ni Pastor? Ako lang ba ang anak ng Diyos? Di ba? Kapag nagsulmining, ako lang ba ang magsulmining? Hindi, anak naman din kayo ng Diyos. Parehas naman tayo pupunta ng langit. Amen. May buhay na walang hanggan. Paano ba yun? Di ba? Sama-sama tayo. Di po ba? Amen? Hello? Naintindihan po ba? Amen. Malinaw ba sa inyo? Amen. Oh, kailangan maging malinaw. Okay, sukatin natin. Tingnan natin ang diameter ng ating puso. Ano ang nandoon sa diameter? Di ba? Ito ba ang diameter nito? Mas malapad ba? O napakakitid? Ano ba?
Ano ba? Mayroon bang ano yan? Tuldok doon sa gitna? May butas? Mga kapatid, tingnan po natin. Sabi mo, unang-una tanong, do we love God? Yes, Pastor. I love God. Oh, if you love God, love the souls, love the church, the ministry, activities, everything inside the church. Amen. Love all inside, all things inside the church. Diba? Sa program, sa mga activities, sa mga projects, sa mga plano, then love them. Tama? Hello, naintindihan niyo po ba? Kapag binahal mo yung Diyos, mahal mo na ang lahat na yan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Di po ba? Oh, di na, mga activities ng simbahan, mahal din natin. Tama po ba? Kasi may mga sakalilong nadadala dyan eh. Tama? Hello? Amen? May mga kaluluwang nadadala. Oh, kaya lalo sinasabi, maging bahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Maging bahagi tayo sa mga kaluluwang yan. Maging bahagi tayo sa bawat activities, sa bawat proyekto o projects, sa bawat mga plano. Maging bahagi po tayo. Amen po. Amen. Bakit po? Maging kahit kailan maging bahagi mo. Ay, anak ka nga ng Diyos. Member ka ng simbahan at ikaw po ay family of God. Tama? Amen. Eh, kapamilya tayo. Pag magpamilya tayo, tayo ay nagtutulungan. Tama po ba? Amen. Ano naglalang na kong pera? May pes. Madamihin pa natin, baka marami pang malaglabi. Tingnan mo, may mga dinalagay na supli dyan sa likod. Hindi binabalik sa nagbigay ng pamilya. Ibang klase. Nahulog na lang. Okay. So ayan, ibabalik kasi hindi na, dapat hindi ulog. Dapat inulog na lang yan dyan sa vaccine. Sa 10 peso project, sa panko na nila. Tama po ba? Okay, para naiipon. Yung mga pa-piso-piso, 5 piso, ako dadami din yan. O, di ba? O, ilan na ba ang nabigyan natin mga 10 peso project? Sa 10 peso project, ilang pastor na? Mapakaraming pastor na. Naging bahagi kayo doon. Sino na naging bahagi? Yung nagbigay. Kung hindi ka nagbigay, hindi ka bahagi. Shame on us. Kahiya-hiya ka. Ha? Na pag tinatanggap mong kabahagia pero hindi ka kabahagi, my goodness. Huwag mong i-claim. Kapag hindi ka naman talaga naging bahagi, huwag mong i-claim. Kahiyan sa harap ng Diyos yan. Amen po ba? Kasi alam mo kung bahagi ka o hindi. Tama po ba? Oo. 5 piso, 10 piso, may nagulog, 20 piso. Yung iba, walang bariya. 100. Yun. 50. Baka mas maraming maahabot niyan. Bakit? Binibigyan natin mga pastor, 5,000. Pag kada pag ano, pagkikita namin, ito magkikita na naman kami. Sa 10 peso project. Kada isang pastor, 5,000 ang inaabutan natin. Pag pinagtipon-tipon na ng mga pastor ang madala nilang mga bariya sa 10 peso project, dumarami, nakakaabot kami ng 20,000, 50,000, ano, hanggang 30,000. Oh? Pinagtipon-tipon tapos, oh, yan na. Sino naman binigyan to? Ay, sayo na yan, oh, picture. Di ba sinisend ko nga sa'yo? Hindi nyo nakita? Hello? Hindi nyo nakikita? Nakita nyo? Di po ba? Mayroon naman tayong GC. Tingnan nyo kasi. Huwag nyo kasing patpanang mata nyo. Pati mga tainga, pati mga ano, mga utak. Dapat maintindihan natin. Amen po! Hello? Masaya po ba tayo? Kanina kayo masayo ah. Dapat magsaya tayo. Okay? So, doon muna tayo sa, punta tayo supporting verse po sa diameter of the heart to soul. Okay. Sa Matthew chapter 18 verse 12. Tingnan natin. Masaya po ba kayo? Amen. O, mabilisan natin bago mag-alas na tapos tayo. Okay? Ano daw sa tinatawag na Matthew? Mabilis lang yan. Matthew chapter 18 verse 12. Okay. 18 verse 12. How think ye if a man have 100 sheep and one of them be gone astray? Doth he not leave the 99 and goeth into mountain and seeketh that which is gone astray? Mga kapatid, ang pinag-usapan natin dito, sheep, tao tayo, tama? Pero tayo ay nakalintulad sa
sa black o kaya sa sheep, tama po. Amen. Amen. Sabi niya, may 100 na stupa. Pero yung isa nawala. Nawala yung isa. Sabi ng Panginoon, hindi baga iiwanan mo ang 99 na tupa at ahanapin ang isa? Ha? Bakit iiwanan? May 99 ka naman, huwag na yan. Huwag nang hanapin yan. Huwag nang hanapin. Mayroon pa naman ang 99. Bakit kailangan iwanan yung nandoon na naiwan na 99, mga kapatid? At ahanapin isa. Eh, since 99 pa nga yung nandoon. Mga kapatid, sapagkat napakahalaga ang kaluluwa, kapatid. Napaka-importante ng kaluluwa. Kaya napakahalaga na tayo po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? Okay? Magbahagi po ng salita ng Diyos doon sa mga tao, sa mga kaluluwa. Sapagkat napakahalaga po ang kaluluwa, ang bawat isang kaluluwa ay napakahalaga. So dapat maintindihan po natin, mga minamahal, ang bagay na ito o ganitong kalagayan. Yan. Si Sir Roy, pag damigil na ako mamaya, tatigil na rin yan. Okay. So yan po. At titignan po tayo sa Proverbs. Sabi ng Proverbs chapter 11 verse 3 ay 30. Alam niyo na po ito? Ha? O sige, basahin natin. Tignan natin. Yan. Proverbs chapter 11 verse 30. Tuloy na ako. 30. Sabi po diyan, for the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Alam niyo po ito? Mga kapatid, ang nagdadala ng kaluluwa ay ang matalino sa Panginoon. Sila po ang wais. Yung nagdadala, nagsisira ng salita ng Diyos. Nagdadala ng mga kaluluwa sa harap ng Panginoon. Ilan po ba? Yan. Number 2. Sa number 2 na. Last point tayo. May 1.3 po yan. Ano ang kasunod na ano? Sa verse 2, sabi ng verse 2. And then said, I, whither thou goest, and he said unto me, to measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. So now, number 2, the length thereof in terms of that. Okay. When you say length, ang usapan ng length, haba naman. Tama po ba? Yung haba naman. Yung haba naman ng paglilingkod natin, gaano na ba kahaba, mga kapatid? Some of us, isang taon, yung iba, buwan lang, yung iba, tatlong taon, iba, limang taon, yung iba, 10 taon, yung iba, 20 taon na. Ang tanong doon, sa haba na yan, ano na ang naging bunga? Ano na yung naging resulta? Lumakas ka na ba? O parati ka pa rin, mahina? Parati ka pa rin ikaw ang nating sinusuyo? Ha? Ang tanda mo ng Kristiyano, palagi ka pang nagpapa-importante. Okay? Ang tanda na natin Kristiyano, palagi pa rin tayong nagpapa-appreciate. Ha? Kapag hindi napansin, nag-iinarte. Ha? Alam mo ba, meron tayo dito? Ang tagal-tagal ng Kristiyano, napakasilan, bayat balat sibuyas. Kapag napagsabihan, nag-iinarte, hindi nagsisimba. Ha? Dapat natuto na tayo. Dapat tayo ay umabot na sa tinatawag na maturity or matured. Or rather, kung still maturing pa tayo, pero at least, hindi ka na basta-bastang tinatablan. Bakit? Hindi ka balat sibuyas. Buhaya ka na! Balat ng buhaya! Hindi tinatablan. Ha? Pero, nandoon, ang puso niya ay malambot. Ha? Balat ng buhaya, pero ang puso niya ay malambot. Ano yun? Mapagkawang gawa, matulungin. Mapagmahal. Mapagmahal sa gawain ng Diyos, sa simbahan, sa mga kaluluwa. Amen po? Pero hindi siya basta-basta natitinag ng kahit anong mga tinatawag na mga nakakasakit marahil na salita, anumang nakaka dismaya, ano ba?
Ano man yung nakakaano sa atin kapag alam mo pag napagsabihan tayo at ito naman ay ikakatuwid natin, ikakaayos naman natin, ikakaganda ng buhay natin. We should be thankful. Just say thank you, Lord. Hindi yung nag-inerte tayo at hindi na tayo mapintura ang mukha. Nakasimangot. Ganun na ako palagi. Diba? Akala mo ikaw ay nagmamayari ng lahat ng sama ng loob. Yes, eh. Nguso mo yung nakasayad sa lupa. Mga ko, yung mga yun, wala na, hindi na aabot, hindi na tatagal. Kapag ganyan tayo, kapag katotohanan ang pinag-usapan, should be thankful. Basta ikaw ay natuluan, tinuturuan lang ito, ikakatagumpay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil patuloy kang tinutuwid, inaabot ng Panginoon upang maituwid sa manumang mga mali. Amen. Amen po ba? Amen. Yan dapat tayo kapatid. Anak, anong Diyos? Dapat talagang walang pumunta ng lahat na masilang. Hindi ka makakating doon. Bakit? Pambihirang dadaanan mo pa? Ang dadaanan mo pa lang, ano, full of turning crystal, obstacle, mga entrances, mga dadaanan mo, ay kung masilang ka, kaya pag dumaan ka doon, kapag maraming tinit, ay kung balat buhay ka, ano bali wala yan? Tama? Bakit? Balat ka ng buhay eh. Kahit anong tusok mo yan, saksakit mo nga, hindi natatablan eh, ang balat ng buhay eh. Hindi po ba? Dapat ganyan tayo dapat kadibay. Kaya makakarating ka hanggang doon sa ano ng ano, daanan patungo ng ano sa Panginoon. Bakit? Kasi nga kahit anong mga daanan ng mga ano, hindi ka maano. Kaya 'di ba? Kaya inadvise nga natin na ano pinapasok nga tayo ng all armor of God, 'di ba? Helmet, breastplate, shield, shod, sword, 'di ba? Tama? Kasi kumpleto. Be ready. Kahit ka man ay tamaan ng ano, palaso, mga ni Satanas, parang palaso ni Satanas, hindi tatalab, may breastplate ka eh, mayroon na pang kalasag. Ha? Kahit anong tapakan mong mga buti na mga basag, hindi ka masusugatan. Bakit? Naka-skelto ka, naka-shod ka eh, shod. Naka-sapatos ka ng matibay. Yung sapatos ng mga sundalo. Tama? Kung machos, sige, kahit ano, saan mo pa yung kada yan, di maano yan eh, di po ba? Kasi matibay eh. Christian, be strong. Maging matatag tayo. Maging matibay tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga pwede nating suungin sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Now, the lender of, in terms of the time spent to the ministry. Time spent to the ministry. Second Corinthians, chapter 12, verse 15. Yan, bibilis natin. Malapit na, magkakasusin na eh. Yan, okay. Purihin ang Panginoon. Masaya po ba kayo? Amen. Hello, masaya po ba tayo? Amen. Pira naman kayo. Tipid na tipid. Ay, amen lang, tipid na tipid pa. Grabe. O, 15. Chapter 12, verse 15 ng 2 Corinthians. Sabi niya dito po, look, tingnan po natin mga kapatid ha. Babasahin ko na po. Para ano, 15. Sabi po niya, And I will very gladly spend for you to, sabi niya dito, though the more abundantly I love you, the less I be loved. Sabi niya gano'n. Mga kapatid, ano raw? Very gladly spend. When you spend your time to your brethren, are you glad? Are you happy? Amen. Oy, masaya pa ba kayo nandito kayo? Amen. Spending the time with glad, di ba? Gladness. Amen po ba? Amen. Maging masaya ka. Huwag na kasi pangod kayo. Ah, kaming mo din ang sasabi. Oh, gumiti ka, bro, Imel! Gumiti ka! Ano kayo eh? Hindi, kasi pasok, tinamayo ko kanya. Ano naman na yun? Gumiti ka pa rin! Amen? Amen. Amen. Ah. Hindi na, hindi na kayo! Si Junjun ayaw ngumiti ah. Oh, ngiti kayo! Yan. Yan isa, tumingin ka, ngumiti ka. Napipilitan ka naman nata eh. Yan. Totoo ba yung ngiti na yan? Ay, sasalahan. Purihin ang Panginoon. Okay, maging masaya tayo kung nandito tayo at mga anak ng Diyos ay nagkakahipon. Ha?
para papurihan ng Panginoon. Tama po ba? Oo. Then spend your time na masaya, ano pa? Na mabunga. Diba? Fruitful and profitable sa harap ng Diyos. Okay? To the ministry. Huh? To the ministry. So spend the time to the ministry. Oh, the time spent to the ministry. Now, number two, sub point. Tapos na tayo. The length thereof in terms of the treasure give to the ministry. Treasure give to the ministry. Acts. Sa Acts tayo ulit. Bilisan na natin ito. Medyo ang tingin nyo sa akin ay parang litsong manok yata ako, baboy. Okay, sir. Hindi naman siguro. Pastor, ang tingin namin sa iyo, litsong buhayan. Amen! Matay tayo, matibay. Litsong buhayan. Okay? Sa Acts chapter 4, verse 22, tingnan natin kapatid ha, kung ano ang pinapakita. Para makita natin. Hindi lang tayo basta-basta ano. Okay? Ano naman sa point number 2? Sa the length thereof in terms of the time spent to the ministry. And number 2, sa point, the treasure give to the ministry. Sabi ng verse, chapter 4, verse 32. Ito po ang pagkasabi. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that out of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Grabe. Sigurado kayo? Amen. Sigurado kayo? Amen. 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 Yung multitude now, okay, of them that believe. Oh, are we believer? Amen. Unbeliever then? Buti naman. Wala ang nakasagot. We're just believer. Amen. But not unbeliever. When we believe, then believe. Tama? Amen. Niwala tayo. Naniwala na tayo eh. Yan ba? Kaya ano sabi niya? Them that believe were of one heart. Mayroon isang puso, mayroon isang kaluluwa. O, mag-first yung kaluluwa niyon, parehas na kaluluwa. Parehas tayo na pupunta ng langit, eh parehas. Di po ba? At mayroon tayong isang puso, one heart. Saan? Pagdating sa gawain, mga kapatid, tama? Kayo, anong nangyari? Lahat ng meron sila, okay din naman, neither said any of them that out of the things which he possessed was his own. Ano man meron ka, lahat na yun ay meron tayo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, anumang pag-ari, anumang mga posisyon, anumang kayamanan, pagdating sa gawain, ay naibibigay nila ito. Walang itinatangi. Nagpapagamit. Pera, mga bagay, bahay, lupa. Kaya yung ibang mga simbahan ngayon, may mga sariling lupa, malaki, sapagkat mayroon isang member na na-convict, na naligtas, siya mismo nagbigay ng lupa sa simbahan. Nakuha niyo po? At dahil nagbigay na siya ng lupa, yung mga kapatira naman, dahil mayroon nga isang sampuso, mga kapatira naman o, dahil kay sister na ganito yung lupa, katayong mga kapatid, yung pampatayo na lang building. At lahat yun ay common. Madali na sa kanila yun, hindi mahirap ibigay. Bakit? They are convicted. They are having one heart. Isang pananampalataya. Isang Diyos. At sila po ay magkakapatiran. So, hindi mahirap. Kaya, hindi mahirap magbigay ng lupa kasi lahat nga, they had all things common. Madali. Lahat ng bagay ay madali na. Oh, so, hindi mahirap magbigay ng lupa. So dapat, hindi rin mahirap magbigay ng mga pampatayo, no? Materials, di ba? O pera man, o. Kaya sasabihin sila, kaya kung hindi pera, kasi ang pera, parang pag sinabi pera, ayaw nilang magbigay eh. O parang hindi nilang pera, ganito nilang. Ilang sakong simento sa'yo? Pastor, mga sambo sa akin na sako. O, kailangan natin ng kabilya, ng tinatawag na bimakal. Kailangan natin ng tinatawag na buhangin, bato, aloblak, tama? Oh, di bumili na lang kayo, ganun pa rin, pera pa rin. Di po ba? O, di si kayo na lang bumili, para ba? Okay, kailangan ng 1,000 simento. Kasi bakit? Magpapatayo tayo ng building eh.
Eh, kailangan ng libo-libong kabilya. Ang itatayo kayo ng gawain ng Panginoon ng building, itatayo ng alagang milyon-milyon. Amen. Hello, inulit ko yung milyon, ha? Milyon-milyon. Kasi pag sinabing milyon, isang milyon lang yan. Eh, pag sinabing mong milyon-milyon, wow! Aabot na ng mga 100 million ang alaga. Ang bira, mas malaki pa sa palasyo yun. Ha? Malapalasyo pa lang. Amen po ba? Amen. Ang tanong, gusto niyo ba yun? Amen. Yan, salamat po. Oo, sino ba nung ayaw nun? Grabe. Kung ganun kalaki ang gawain ng Panginoon, amen po ba, Brother Elmer? Bira ba kayo din na kayo umuwi sa mga lugar niyo? Baka doon na tayo tumirasimahan. Lahat? Ay, di patayuan sa mga gili dyan. Oh. Di ba patayuan? Yung simbahan ng Panginoon, patayuan natin ang subdivision para sa mga anak ng Diyos lang. Si Loam, Bible Baptist Church, subdivision. Oh, sino nga sa Pintera? Ako muna sa Pintera, sa Pinakaro. Ay, di pala, pinaduro na lang po. Bakit? Kapag may mga magnira ko pumasok, mauna ko. Sa likod. Sino kayo, hilo? Naintindihan ako? Si Loam, Bible Baptist Church, subdivision, meron tayong ano doon. Sa pinakakit na natin ay ang simbahan, tapos may mga swimming pool. Yes. Recreation area. Yes. Diba na doon? Mga lahat ng gatherings ng mga anak ng Diyos, nandun na sila. Oh, wow! Diba? Amen. Oh. Tapos mga lalaki, ang ganda ng bahay niyo doon. Group division eh. Diba? Mga chandelier. May mga abdanans. Kasi marami. Abdanans. Ayaw naman ni Mara yata eh. Amen? Amen. Ganun. Bakit? Hindi lang naman kasi first floor eh. May second floor pa. Baka mamaya may mabag third floor pa. Ay, hindi pwedeng tumaas doon sa simbahan. Dapat mas malaki at mas mahaganda ang simbahan. Tama? Masaya po ba kayo? Amen. Yan, okay. So, purihin ang Panginoon. Nakita nyo? Masaya, di ba? Ang sarap pakiramdam. Isipin mo ang simbahan na sa gitna. Tapos sa palibot dyan ng mga anak ng Diyos ng mga bahay nila, ang gaganda ng bahay nila. Bakit? Ang ganda ng simbahan eh. Kaya pinagpala ng Diyos. Ibig po ba? Amen. Oo. Oh, alam mo, napaka. At isang araw, ayun ano natin, mga baptist na, diba? Baptist sa'yo, diba? Tapos siyempre, kung meron tayong mga subdivision kanyan, meron tayong malaking simbahan, dapat magawa na rin tayo ng cemetery natin. Si Luang Bible Baptist Church, cemetery. Kapag namatay ka, eh, meron kayo cemetery eh. Yes. Mahirapan ka ba ba nun? Ibig po ba? Grabe, ang service mo kapatid, pag namatay ka, ang service mo malupit, ang ganda. Gabi-gabi may service, may preaching, may kantahan ng papuri. Ah, may papusa doon, di ba? To rescue us, ang ganun-ganun makantahan na yan, di ba? Sipin mo, nai-imagine na nai-imagine ko, no? Yes. Meron pa yung isang puso eh, isang isip, one mind, one heart, tama? Yes. Kaya naisip, alam kong nai-imagine na... Nagigits nyo ang sinasabi ko eh. Tama? Malinaw naman eh. Amen po? Yes. Okay. Tapusin na natin ito. Okay. Isa pa pala. Sa to. Acts chapter 2. Yun na natin. Hindi. Gusto na lang natin diinan. Mabilis na ito. Isa na lang naman na eh. Kasunod eh. 2 chapter 2 verse 44. Atin na natin. Sinasabi ng 44. Yan. Ito po ang sabi niya. And all that believe were together. Nakita niyo? And all that believe were together and had all things common. Kita niyo? Pag sinabing were together, sama-sama tayo. We're together nga eh. Pambira, we're together. Yan sanabi mo. We're to you. Ikaw lang. Bala ka na dyan. We're together. Together kayo na lang. Parang ganon. Mayroon bang ganon, padre? Dapat wala ko, ah, wala ko, dapat, ano, wala ko, ha? Okay, last. Okay, last na po tayo. Last na po tayo. Okay, so, the length thereof, in terms of the, 3 points, the talent involved to the ministry. Okay, talent and to the sir. Okay, Agay. Okay. Pag sinabing talent, okay, mga kapatid, involved, yung mga kakayahan natin, yung may kaalaman natin, tama? Hello? Kailan mo yun? Ingol. May talent ka, kumanta, may matalent kang gumawa ng bahay, mag-ano, kung ano-ano pa, di po ba? O may talent kang kumain, pwede lang.
Pambira. Pastor, gusto ko talit kumain. Mukbang. Mukbang. Anyway, batutin na natin. Sa Igay. Okay, sa Igay. Sa Hagay tayo. Okay? So, sa Hagay. Hagahi. Yan, ito po. Oh. Ito ang pagkasabi po ng Hagay. Masaya po ba tayo? Amen. Salamat. Magsaya tayo kapatid kasi minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Okay? Hagay chapter 1 verse 14. Ito po ang pagkasabi. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. Nung time na to, yung mga tao, di ba, yung tatayo nito, simbahan ng Panginoon, tama? Nagalit ang Panginoon sapagkat ang mga bahay ng mga tao ay mas magaganda kaysa simbahan sapagkat samantalang ang simbahan ng Diyos ay lie waste or inaagiw. Walang bubong, walang yung simbahan ng Diyos, walang magandang dingding, walang magandang sayo, wala sayo, sa madaling sabi. Lie waste! Pag sinabing lie waste, basura! Nagalit ang Panginoon. Nung magalit ang Panginoon, at inano si Agay, Prophet Agay, nung time na yon, ang ano po dyan ay si Darius po, secondary brother king. Si Darius po ang king. Tama? Now, nung magalit ang Panginoon, inano si Agay, ang nasa, inabot nga dito, si Zerubbabel na anak ni Shealtiel. Tama? Governor of Judah. Amen? Amen. And the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, sabi niya ganon, the high priest, the spirit of all the remnant of the people, and they came and did. Na-convict. Nakausap eh. Kinausap na Diyos eh. Ano nangyari? Nagtulong-tulungan ng mga tao. Ano saan sila pumunta? Pumunta sila ng mountain, kumuha ng mga kahoy. Kanilang mga ari-arian, anong mayroon sila, nagtulong-tulong sila. Tama? Anong pinagamit nila? Na-involved sila lahat eh. Na-involved. Pinagamit nila yung mga talent nila. Ano mga talent? Pera. Ano pa? Pagka-karpintero. Tama? Uy. Amen. Lahat po doon nagturong ka. Na-involved nila sarili nila. Mga kapatid, ang simbahan talaga dapat ganyan. Kapag may mga ano sa simbahan, nandoon ka dapat. Tumutulong ka dapat. Nag-involved ka dapat eh. Di ba? Dapat involved tayo sa anumang gawain ng Panginoon sa Siloam Bible Baptist Church. Isa lang ang simbahan natin para sa ano natin eh, di po ba? Pananampalataya. Amen po? Amen. Magtulungan po tayo, mga minamahal. Ayan o. At naitatayo na tayo na ang simbahan ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? I am with you always. Hindi na lang Panginoon ano, hindi ang Panginoon kailanman umalis. Huwag na natin hayaan na umalis pa sa atin ang Panginoon. Uwalisan pa tayo ng Diyos. Nasa Diyos na nga tayo, mawawala pa siya. Dahil sa sa kapabayaan natin. Dahil sa hindi natin pagtalima sa binasabi ng Panginoon. Hindi tayo sumunod eh. Sunod lang. Makibahagi lang tayo, makipanalanginan. Amen? Okay. So yan po ang pinapaunawa po ng Panginoon. So, conclusion po tayo. Conclusion. Ang conclusion po natin yung verse 5. Sabi na binasa natin dito, verse 5. For I, sabi na pa yun ito, ang Lord mismo sabi nito, sapagkat ako ay nagsasabi, will be unto her a wall of fire around about. Okay? So si Lord, ang wall natin. Dapat itong wall na ito, tanggalin na yan. Dapat ito walang limit eh, no? Walang limit eh, kasi si Lord ang wall eh. Tama? So, sabihin ng gawain mo ng limit talaga. Hindi dapat natin nilimitahan. Pambira, gusto mo nga yung pagpapala mo, walang limit eh, no? Tapos nilimitahan mo yung Diyos. Di ba? Di ba mas gusto natin, mas maraming pera, mas maganda? Uy, mas maganda ba, mas maraming pera? Amen! Magagandang bahay, mas maganda? Amen! O ba't nilimitahan natin? Huwag natin limitahan. Huwag natin lagyan ng wall. Di ba? Kapag nilagyan mo na kasi ng wall, hindi ka na makaka-spread. Tama po. Si Lord lang ang ating wall. Siya lang. Sabi niya,
He is the wall. Sabi niya, will be unto her a wall of our fire around about, and will be the glory in the midst of her. Siya ang magiging glory sa kalagitnaan ng simbahan ito. Huwag natin limitahan. Linilimitahan natin, pero ang utak natin, gusto natin walang limit pagdating sa pera, pagdating doon sa tinatawag na bahay natin, gusto natin may sasakyan. Gusto natin mga sakyan na, mga branded. Kaya isang araw, yung Rosie ay ano na, shuri. Nandiyan niya na, isang araw yung Rosie mapapalitan ng Yamaha na. Branded. Amen po? Amen. Para ayaw nila mag-amen. Amen, babe. Ay, sabi ko. Amen po! Amen! Hindi na naman forever na kaya nakasure ka, di ba? Pwede ka naman mag-Yamaha, mag-Honda, di ba, Sister Lillian? Amen. Oh, pagka kinakausap si Sister Lillian, ano? Taga-Yamaha yan. Okay. Ano pa? Mayroon Suzuki. Yung iba, Kawasaki. Wasak na. Kawasaki. Yung iba, Hundi. Honda yan. O, yan po yan. So, purihin ang Panginoon. Masaya po ba tayo? Amen. Purihin ang Diyos tayo pong lahat. Ito ba yun, na? Isa to, 12. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Now, masaya po ba tayo? Are we blessed? Amen. Are we blessed? Amen. Sumagot kayo ng tama para hindi ka pinagpala eh. Okay, now, mga minamahal. Napakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon. Hindi ko po alam kung paano ito umabot sa iyo. Nawa ay inabot ka ng salita ng Diyos na pinagpala ka nga. Nawa, mga kapatid, mga minamahal. Eto ngayon, ikaw ba ay nagnanais na kausapin ng Panginoon? Ikaw ba ay mapagkumbaba at walang yabang sa sarili? Come on! Kausapin mo ang Panginoon. Mayroon ka bang gustong ilingon sa Panginoon? Sabihin mo sa Kanya. Alam niyo, mga kapatid, hindi ng Panginoon binibless ang may yabang, bagkus ibinababa niya pa. Bagkus ang kanyang, ang mayroon siya, ibinibigay pa sa mga humble. Come on, kausapin po natin. Sabi mo, pinagpala ka. You said, amen. But still, matigas pa rin ang puso mo. Nahiya ka rin bang lumuhod dahil ayaw mo kausapin ang Panginoon sa pamagitan ng Panginoon? Kapit, Diyos ang kakausapin natin. Huwag tayong mahiya. Hindi tayo dapat mahiya. Kundi sa Panginoon, dapat tayong mahiya. Kausapin pa natin. Sige. Mapagpalang Diyos, Panginoon, ginawa niyo po ang lahat ng pangaral. Hinabot niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa pangailangan po ng aming Panginoon, pangailangan spiritual. Lord, napakinggan po namin ang iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Tunay nga, O Diyos, ikaw po ang maitaas at napapulihan. Lord, ito po ang iyong mga anak na kaluhod, na nananalangin. Nagme-mention po sila ng ilang mga salita na nais nilang magkaroon po sila ng bawat isa Panginoon, maging sa simbahan. Lord, nakikita niyo po ang katapatan ng kanilang puso, Panginoon, ang kadalisay nito. Kung tunay nga ba sila o hindi, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam. Lord, pagpalain niyo po ang matatapat kong mga anak. Sa mga nag-i-state, Panginoon, sa mga double-minded, Lord, tulungan niyo po na maituhin ang kanilang pag-iisip, maituhin, Panginoon, ang kanilang aming mga attitude o attitude na hindi tama, Panginoon, sa inyo. Bagkos pagkaisahin mo pa kami, ang aming pananampalataya, ang aming pagkilala, ang aming mga pag-uugali, Panginoon, Lord, pagkaisahin niyo po kami na kami po ay maging humble, maging teach, magkaroon ng teachable spirit, at magkaroon, Panginoon, ng joy, Panginoon, love and meekness, Panginoon, long-suffering. Lord, na ito nga po ang siyang manahan po sa amin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang na itaas at napapurihan po sa bawat isa po sa amin. Ang lahat po, Panginoon, ay aking ibinabalik ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.
Okay, so puri ng Diyos. Now, please be seated for a while. Tapos tatapos na po tayo. Any, ano? Mayroon ba tayong announcement? Ha? Na-announce na? Okay, na-announce na po. At na-announce na po yan. Yun nga po yun. Dahil sa na-announce yan.